Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ninyo, Cancer, ay courtship. Ayan. So, maaring meron ang liligaw sa inyo, or kayo yung may nililigawan, or maaring dating na kayo ngayon, Cancer. Okay? So, maaaring yan ang ganap sa buhay ninyo sa ngayon. We have number 33, concern. Number 33 is a very powerful number because this is a master number. So, I suggest po na please look up for the meaning of master number 33 for more guidance. At saka, meron kayong iniisip ngayon, Cancer. Meron kayong ipinag-aalala. Maaring related dito sa courtship energy na iyong ipinag-aalala, maaari din naman na something else, maaring sa ibang bagay, sa ibang sitwasyon sa buhay ninyo other than courtship ang inyong iniisip. So, what else for Cancer? We have number 39, community. Napakaganda naman ng sitwasyon ninyo dito, Cancer, kasi meron kayong you're very lucky because you are surrounded with people that are very helpful and very supportive of you. Kahit siguro yung kailangan ninyo dito, kung meron kayong hihingiing pabor or hihingiing tulong from the people around you, lagi sila nandyan, no? Meron kayong tao na lagi matatakbuhan, kumbaga, kaya napakaswerte din ninyo dito, Cancer, no? Napakaganda din ang sitwasyon na to. Kasi in times of, let's say for example, trouble or in times of mga challenging situations sa buhay ninyo, so meron kayong laging matatakbuhan, lagi kayong merong malalapitan na maaring makatulong sa inyo or maaring mahingian ninyo ng kahit anumang klaseng suporta or tulong in any form. So, you have a very helpful and supportive community around you. So, napakaganda lang. You have number 9, change. Ayan. So, mayroong mga pagbabago magaganap dito for some of you. Feels like meron kayo dito mga tatapusin, no? Meron kayo mga chapter na isasara sa buhay ninyo because we have number 9 also, which is ending. Now, that is the energy of ending and beginning. Kaya, meron kayong tatapusin, meron kayong sisimulan. Maaring, yung pagbabagong ito is related dito sa courtship energy. Maaring, tatapusin na ninyo ang courtship na to, na stage between you and whatever, and whoever that person is. Maaring tatapusin nyo ng panliligaw, maaring ganun din ang ganap, maaring you are feeling a cold feet na dito at ayaw nyo na, maaring ganun, maaring siguro din binasted kayo or kayo yung mambabasted, maaring ganun din ang ganap dyan for some of you. But of course, hindi ito mag-resonate sa lahat, so just take as it resonates. So kung ano man ang change na to, whatever this change energy represents for you, it feels like you are going to put an end to something. Kaya you are on to the next chapter sa buhay ninyo. You're going to start fresh sa buhay ninyo dito. Kahit ano man ang inyong sitwasyon dito, no? Whatever does this card represents for you. Maaring change of residence ito. Maaring maglilipat bahay kayo, maglilipat kayo ng titirhan, place of residence. Maaring mag-a-abroad ang iba sa inyo dito, change of country talaga na titirhan. Maaring bagong trabaho ito, no? Maaring international or overseas opportunity, job opportunity ito para sa iba sa inyo, sa ibang bansa na kayo magtatrabaho. Maaring magmamigrate din kayo sa ibang bansa. So, maaring ganun ang ganap dito. So, travel also is very imminent for some of you dito, Cancer. So, what else? We have 7th message. And so, meron balita kayo dito na matatanggap. And maaring yung balitang yan ay about dito siguro sa mga magbabago, sa mga pagbabagong magaganap. Maari din ang balitang ito, yun ang inyong ipag-aalala. Maaring ganun din ang ganap dyan.
Maaring yan ay related dito sa concern, energy. You have number 25, high honor. Ayan. So, dito naman, napakaganda rin ng sitwasyon ninyo dito, no? For some of you, Cancer. Kasi ano to, recognition sa trabaho. Maaring finally, magkakaroon na kayo ng recognition doon sa kung ano man ang pinagsisikapan ninyo sa trabaho, yung parang it's going to pay off na sa ngayon. Kung ano man ang pinagsisikapan ninyo sa trabaho, it's going to pay off na sa ngayon. Mararecognize na ang inyong mga effort. Mabibigyan kayo dito siguro ng promotion, pay raise, mga ganon. Kaya, swerte din kayo pagdating sa area na ito. So, good luck! And that's all I hope for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa rin nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe po ninyo ay number 10. Journey, may travel na gagawin dito si Scorpio. Maaring papunta kayo sa isang malayong lugar, ano? Maaring long drive ito. Posible din na by air and travel na ito. Kasi parang malayo-layo ang pupuntahan ni Scorpio dito dahil marami-rami yung bagahe dito ni Kuya. Kaya maaring ano to, maaring long distance travel ito. International travel, posible din ito for some of you. Meron din tayong ano, despair energy dito, Scorpio, for some of you. Maaring ang iba sa inyo dito, merong pinagdadaanan ng sitwasyon pagdating siguro sa trabaho. It could also resonate with relationship for some of you. Maaring din ganun ang ganap. Whatever the case may be, dito, Scorpio, you know, don't despair. No, don't despair. Kasi alalahanin natin na lagi namang may solusyon ang lahat ng problema, lahat ng medyo difficult situation or difficult times na pinagdadaanan ng iba sa atin, Scorpio. Lagi at laging merong solusyon yan. Lagi at lagi merong paraan kung paano tayo makakalabas sa sitwasyon na yan. Kaya, instead of dwelling on the problem itself, instead of focusing on the problem itself, dun tayo sa kung ano yung positibo, dun tayo sa kung ano yung magagawa natin, no? Para makalabas tayo sa sitwasyon na yan. Doon tayo sa paghahanap na lang ng solusyon na pwede nating gawin para nang sa gayon ay mapabilis ang pag-alis natin sa ganitong sitwasyon na medyo may kahirapan, no? We have number 32. Ayan, 32 becomes number 5 kasi 3 plus 2 is 5 and 5 resonates with change. Kaya, kung ano man ang pinagdadaanan ninyo ngayon na medyo, alam mo yun, nawawalan siguro kayo ng pag-asa, that is going to change for the better. Your situation is going to improve for the better, no? Kaya, ano tayo, focus tayo doon sa positive mindset, focus tayo doon sa positive attitude na lang nang sa gayon eh talagang maano natin ma-attract natin kung ano ang positibong mga experiences and situations and ma-attract natin yung solusyon talaga no sa buhay na natin para dyan sa sitwasyon na yan. Look at that. We have number 11 and we have sudden wealth. Napakaganda naman. Kung ang problema ninyo dito sa pera, most likely Scorpio, yan ay talagang dadaan lang, no? Ang problemang yan. Dahil meron tayong sudden wealth energy. And this sudden wealth is a windfall of money. Hindi natin alam kung saan magagaling ang perang ito. Pero meron at meron dadating na pera sa inyo. At saka ano to, hindi ninyo to inaasahan, hindi ninyo ito siguro sukat akalain na meron dadating na pera kung saan man to manggagaling at this time, no? Scorpio. So, we also have Master Number 11. So, please look up for the meaning of Master Number 11. We also have another synchronicity dito. We have Angel Number 777. So, please also look up for the meaning of Angel Number 777 for more guidance. Okay?
So, we also have number 16, thoughts. And so, maaaring iniisip ninyo yung biyahe na to or yung malalim ang iniisip ninyo regarding dito sa despair energy. So, whatever the case may be, dito yung Scorpio, malayo ang nararating din ang isip ninyo sa ngayon. Malayo ang nilalakbay ng isip ninyo. Pero, kung ano man ang iniisip ninyo dito, doon lang tayo lagi sa positibo. Okay? Doon tayo umangkla. Wag tayong mag-entertain ng mga negative thoughts because alalahanin ninyo na yung thoughts natin are very powerful. Diba? Kung ano yung iniisip natin, yun ang nararamdaman natin at kung ano nararamdaman natin. That translates into our 3D reality. Kaya make sure na focus na lang tayo doon sa kung ano ang best possible outcome, no, sa mga sitwasyon natin, kung ano yung best na kung anong positibo na bagay na lang, doon tayo lagi mag-focus lang. Sa gayon, yun ang ma-attract natin sa ating 3D reality. We have number 26, napakaganda. Look at that, Scorpio. We have sudden wealth. We have great fortune. So, ang swerte ninyo sa ngayon. Swerte-swerte ninyo. Hindi lang ito swerte sa pera, no? Hindi lang ito swerte sa finances, sa money, kundi it could also be in all areas of life. It could also be in other areas of life, Scorpio. Kaya, kayo mag-alala, doon ka lang mag-focus sa positive thoughts and positive attitude, prosperity, abundance, no? Para talagang mahatak ninyo ang energy na to, ang sudden wealth na to, ang great fortune na to. Kasi si great fortune, napakaganda, hindi lang siya isang area, no, ng buhay ninyo, magkakaroon kayo ng swerte dito, but it could also apply to all areas of life ninyo or in some areas ninyo, ng buhay ninyo, hindi lang sa pangkaperahan. Maaring sa relationship din, swertihin kayo, maghahanap ng trabaho, you know, in other areas pa, depende sa inyong sitwasyon. We have number 34, occupation. Ayan. So, maaaring swerte din kayo dito sa paghahanap ng trabaho if you are looking for a job. Kasi maaaring ang mahanap talaga ninyo dito ay kung ano talaga yung gusto ninyong ginagawa. Maaaring makuha ninyo dito ang job opportunity wherein you'd be able to do whatever you really love to do. Diba? Maaaring ito yung pagkakataon ninyo na magawa ninyo talaga yung passion ninyo. So, posible yan. Maaari din ang iba sa inyo dito, Scorpio, is really enjoying what you are doing sa trabaho. Maaaring ini-enjoy nyo talaga yung work ninyo, yung responsibilidad ninyo, yung duty ninyo sa trabaho. Maaaring you are really enjoying it. So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, we have number 9, change. Ayan, so may mga pagbabagong parating sa inyo dito, Pisces. Maaring ano yan? Pagbabago sa inyong tirahan. Maaring meron ditong lipat bahay na magaganap. Maaring meron ditong magmamigrate sa ibang bansa. Maaring ang iba sa inyo dito maglilipat opisina. Maaring ang naririnig ko din, temporary eh. So, maaring meron kayong rerentahang place siguro, and that is only for few days siguro or few months, few weeks. No, very temporary lang ito para sa inyo na nalilipatan ng iba sa inyo. Maaari din na bagong opisina to, bagong employer ang papasukan ninyo dito. Posible din diyan. Posible din na may overseas ano dito siguro opportunity kayo. Maaring doon na kayo titira, doon na kayo magtatrabaho, maaring ganun din ang ganap diyan. So, what else for Pisces? We have number 4, courtship. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo dito, dating. Maaring ang iba sa inyo may nililigawan or merong nanliligaw sa inyo, Pisces. Maaring ganun din. We have number 2, main female. This could be you, Pisces, or maybe ito si, ano, si nililigawan ninyo. Maaring nandyan siya. Presented din sa reading ninyo.
So, what else we have? Number 14, message of concern. And so, meron siguro kayong matatanggap dito na balita. Maaaring ikaw-worry ninyo ito, ipag-alala ninyo ito, maaaring yung travel na to could be related din dito sa message na ito na parating. Magre-require, no, ang message na ito, yung pag-travel. Maybe this is going to require you to travel, to go somewhere, to go for an international travel. Maaring ganun din ang ganap dito for some of you Pisces. So, what else? We have at 24, thief. Ayan. So, Pisces, this is a warning for you, no? Yung energy na to. Na be careful. Be careful with your valuables. Tangible, non-tangible, regardless. Kailangan pag-ingatan ninyo sa ngayon. Kasi maaaring mayroong mga low vibration people around you dito na alam mo yun, mayroong mga naiisip na hindi masyadong maganda towards other people, towards you, maaaring ganon, mga mambubudol, scammers, mga ganon. At kahit yung mga plans ninyo, dreams ninyo, mga balak ninyo sa buhay, you know, just keep it close to your heart sa ngayon. Mag-ingat kayo na hindi kayo, alam mo yun, makapagkwento sa ibang tao because you never know. Baka yung ibang tao, maunahan ka sa plano mo, nakwentuhan mo ng plano mo, strategy mo, mga ganon. And lalo na sa mga valuables ninyo na tangible, no? Mag-iingat din kayo dyan. Lagi din ninyong iingatan ng mga PIN ninyo, mga password, mga ganon ba. No, Pisces? At saka, even siguro sa relationship ninyo, sa karelasyon ninyo, no? Kung meron kayo, sa ngayon, be careful then with that. So let's see what else for Pisces. We have 17. Yay, napakaganda naman ito. Meron kayong precious gift dito na matatanggap, no? Maaring ano to? Maaring mana ito, malaking amount ng mana. Maaari din na regalo ito na material na regalo na matatanggap ninyo, alahas, mga ganun siguro, or anything na precious sa inyo. Yan ang maaari matanggap ninyo around this time for some of you. Maaari din golden opportunity to kasi napakakintab, golden din talaga yung gift na to. So maaari din na golden opportunity din ito na parating sa inyo. It could be related to trabaho, career or business opportunity, no? Na talaga namang the best siguro ang may o-offer sa inyo sa ngayon. So good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.